Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi rin po, Father Vic. Pagkatapos ng halos sunod-sunod na kapistahan tungkol sa ating Panginoon, bumabalik tayo ngayon sa kalendaryo ng simbahan na tinatawag na Ordinaryong Panahon. Kaya ang kulay ng mantel at ng estola ng pari ay violet. Tama. Mali. Green. Kulay berde, nagkamali ang pari. Spontaneous kasing nagsasalita, hindi nag-iisip. Violet, yung pala, green. Ordinary time. At sa ating pagninilay sa 10th linggo sa karaniwang panahon, nais kong balikan yung narinig natin mula sa unang pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Dito sa pagbasang ito, ipinapaunawa sa atin ano ang epekto ng kasalanan sa buhay ng tao. Nang likhain ng Diyos ang unang lalaki at unang babae, ang pangarap ng Diyos sa kanila, sila ay mamuhay sa paraiso ng mapayapa, nang walang problema, nang walang iniisip na kung anuman, basta't humayo kayo at magpakarami. Anuman ang inyong kakailanganin para kayo mabuhay, ay nariyan lahat sa paraisong iyan. Pero meron akong ihahabilin sa inyo. Sa paraisong iyan, maaari ninyong kainin lahat ng bungang kahoy, maliban lamang sa bunga nitong punong kahoy na ito. Kapag kinain ninyo ang bunga ng punong kahoy na yan, papasok ang problema sa buhay ng tao. Kaya ang saya-saya sa paraiso. Iyan yung hinahanap natin sa panahon ngayon. Kapag napupunta tayo sa probinsya, para bang sinasabi natin, ang sarap naman dito, parang ayoko nang bumalik ng Maynila. Kasi sa Maynila, balik na naman sa pagtatrabaho, nariyan na naman ang maraming problema, naririyan na naman ang maraming mga challenges. Dito sa probinsya, hindi ka nagmamadali, hindi mo laging tinitignan yung orasan. Para bang kapag nandito ka sa probinsya, nagpapaubaya ka na lang kung ano ang maaaring mangyari. Napaka-relaxing ng atmosphere, napaka-payapa, napaka-tahimik, para bang walang problema. Parang ganun ang buhay sa paraiso. Pero dahil sa pagpasok ng kasalanan sa buhay ng tao, nagsimula ring pumasok ang maraming problema. Adan, Adan, nasaan ka? Tanong ng Diyos kay Adan. Nagtatago po ako sa puno sapagkat ako'y hubad. At sino ang may sabi sa iyong hubad ka? Kumain ka ng bunga ng ipinagbabawal na puno. Eh kasi po yung babae, tinukso akong kumain. Kaya kumain po ako ng bunga. O ikaw naman, babae, bakit tinukso mo si lalaki? Eh kasi po, sabi ng ahas, kapag kumain daw kami ng bunga, hindi kami mamamatay. Kaya kumain po ako ng bunga. O ikaw naman, ahas, bakit mo tinukso si babae? Nagsalita ba si ahas? Ang kasalanan nga naman, ginawa na nga ipinagkakaila pa. Ginawa na nga naghahanap pa ng masisisi. Pero sa totoo naman, sa paggawa ng kasalanan na malinaw na alam nating kasalanan,
Pero sa kabila na malinaw na alam nating kasalanan, ginawa pa rin natin, doon talaga pumapasok ang kasalanan. Alam ko namang mali, pero ginawa ko pa rin. Sorry po. Patawad po. Iba kapag ang gagawa ng parabang kasalanan ay wala sa kanyang sariling pag-iisip. Hindi husto ang pag-iisip. Merong konting diferensya. Hindi natin siya pwedeng sisihin sa kung ano man yung kanyang ginawa na sa tingin natin kasalanan. Kasi para sa kanya na walang sapat na pag-iisip, hindi husto ang kaalaman at kaisipan, para sa kanya wala sang konsepto ng kasalanan. Pero sa pagkakataon na si Eva ay kumain ng bunga na ipinagbabawal, malinis, malinaw ang kanyang isip. Alam niya na sinabi ng Panginoon, hindi pwedeng kainin ang bunga ng punong kahoy na yan. Pero kinain pa rin. Kaya siya'y nagkasala. Alam ni Adan na kapag kumain siya ng bunga nitong punong kahoy na ito, siya'y susuway sa utos ng Diyos. Pero sa kabila ng alam niya na siya ay susuway sa utos ng Diyos, pinili pa rin niya ang sumuway. Kaya sa pagsuway ni Adan at ni Eva, pumasok ang kasalanan sa buhay ng tao. At sa pagpasok ng kasalanan sa buhay ng tao, pumasok ang kamatayan. Kaya pwede nating sabihin, ang bunga ng pagkakasala ng tao ay pagkalayo sa Diyos at unti-unting pagkamatay. Kaya dahil doon, ang buhay ng tao ay naging miserable. Dahil doon, ang tao ay patuloy na nagkakasala. Kasi mas pinipili ng tao ang gamitin ang kanyang malayang pagpapasya kung ano ang gusto niyang gawin kahit alam niyang mali. Di po ba hanggang ngayon, ganyan pa rin ang nangyayari sa ating buhay? Alam naman nating mali. Pero kung bakit naman yung alam nating mali ang sa nating paboritong gawin? Kung bakit naman kasi kung ano yung ipinagbabawal, yun yung naku-curious tayo na gawin. Kung bakit naman kasi alam mo nang masama, ginawa mo pa rin. Kasalanan. Paulit-ulit na nangyayari at nararanasan ng tao sa kanyang buhay. Kaya nga, sa nakikitang sitwasyon na ito ng Diyos, nagpadala siya ng iba't ibang mga propeta sa iba't ibang panahon upang ang mga tao na mas pinili ang magkasala, magbalik loob, magsisi, at magbago ng buhay. Pero sa lumang tipan, sa dinami-dami ng mga propeta na ipinadala ni Yahweh para ang mga tao ay anyayahang magsisi at magbago, parang wala ring nangyari. Sa kahuli-hulihan, ang sabi ni Yahweh, ang ipapadala ko ay ang aking bugtong na anak, si Jesus. Igagalang nila ang aking anak, susundin nila ang aking anak.
Pero katulad ng mga naunang propeta na ipinadala ni Yahweh, si Jesus na anak ng Ama ay ipinako sa krus. Pero napagod ba ang Diyos? Sinabi ba ng Diyos, ang titigas ng ulo nyo, bahala na kayo sa buhay nyo, hindi ko na kayo ililigtas? Sinabi ba ng Diyos yon? Di ba hindi? Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ang kanyang pinakapangarap at gustong gawin, iligtas ang tao sa sitwasyon at sa kalagayan ng pagkakasala. Kaya bago tuluyang bumalik si Jesus sa Ama, iniwan niya ang sakramento ng Eucharistia upang sa pamamagitan nito, tayo ay patuloy na mapaalalahanan. At sa pamamagitan nito, tanggapin natin ang kanyang katawan na siyang magiging lakas natin upang mapaglabanan ang tukso ng mundo. Iniwan niya sa atin ang sakramento ng pakikipagkasundo upang bumagsak man tayo sa kasalanan, maaari tayong muling lumapit sa Diyos sa sakramento ng kumpisal at humingi ng tawad. At patatawarin tayo sapagkat ang Diyos ay Diyos na napakamahabagin at mapagpatawad. Kaya iyan, mga kapatid, ang napakagandang kwento mula sa unang pagbasa sa kasaysayan ng pagkakasala ng unang tao at kung papaanong sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang pagkakataon nagpatuloy si Yahweh sa kanyang paanyaya sa tao upang magsisi at magbago ng buhay. At ang paanyaya na iyon ay nagpapatuloy magpa hanggang ngayon. Patuloy man akong nagkakasala, patuloy pa rin akong lalapit ng buong kababaang loob sa Diyos sa sakramento ng kumpisal at hihingi ng kapatawaran. Hindi tayo dapat mapagod sa paglapit sa Diyos at sa paghingi ng tawad. Siguro pwede nating sabihin, ang pagkukumpisal ay maiyahalin tulad natin sa paliligo. Sino dito yung naliligo araw-araw? Kailangan ba yon? Sino dito yung naliligo once a week? Aba, meron. Kailangan araw-araw nililinis natin ang ating pangangatawan kung papaanong mas madalas sana lumalapit tayo sa Diyos para magkumpisal at maging malinis sa Kanyang harapan. Hindi binibilang ng Diyos ilang beses tayong bumabagsak. Ang palaging iniintay ng Diyos, yung pagbabalik natin para sabihin, Ama, nagkasala po ako sa iyo. Patawarin mo po ako. Amen.